Praise the Lord. Hallelujah. Once again, welcome to Midweek Victorious Service. So like, share, and follow the Kingdom of Jesus Fellowship International Facebook fan page. Like, share, and follow. And like, share, and subscribe. Kingdom of Jesus Fellowship International. Hallelujah. Like, share, and subscribe. The KOJF Church YouTube channel. Sa purihin ang pangalan ng Panginoong Diyos na buhay, bago tayo magsimula ay nais ko lamang ipaalala sa lahat. I just want to remind each one of us, please share the videos to your loved ones, friends, and relatives na kung paano kayo ay pinapagpala, ay mapagpala din naman sila. Maliwanag po ba yon, mga minamahal? Glory to God. Hallelujah. So, ihanda na po natin yung ating mga Biblia. I-ready na po natin yung ating mga Biblia. I-ready na po natin yung ating mga notebook and pen para sa paglista sa mga verses na ating matututunan sa oras na ito. Glory to God. Hallelujah. Thank you, Jesus. So, purihin ang pangalan ng Panginoon. Ito po ay live dito sa lugar na ito. At samantalang ikaw naman dyan sa iyong kinalalagyan ay sa pamamagitan ng ating social media ministries. So, purihin ang pangalan ng Panginoong Diyos. Hallelujah. At napakaganda po ng ating pag-aaralan sa araw na ito. Emmanuel, God is with us. Praise the Lord. Hallelujah. Emmanuel, God is with us. Thank you, Jesus. So, kung ready na po kayo, ako po ay ready. Ang hinihintay ko lamang kayo kung kayo po ay ready na rin naman. Thank you, Jesus. Glory to God. Hallelujah. Thank you, Lord. So get your Bible and pen. Get your notebook. And jot down the wonderful revelations of God. Share also this message to your loved ones, friends, and relatives. Glory to God. Huwag tayong magkasaya ng oras at panahon. Kinakailangan na ang buong mundo ay makapakinig ng tunay na aral na galing sa pinakapuso ng Panginoon. Glory to God. Praise the Lord. Kaya, bago tayo magsimula, gusto ko lang ipaalam sa lahat na ang ating program sa radio at television ay nagpapatuloy. Ito ang sabi ng Panginoon, thus saith the Lord, radio programs. Ito ang sabi ng Panginoon, radio and television programs. Glory to God. So, i-like, i-follow, i-share ang KOJF Church YouTube channel. KOJF Church YouTube channel. Yan. Like, share, and follow. Glory to God. And Kingdom of Jesus Fellowship International Facebook fan page.
sa purihin ang pangalan ng Panginoong Diyos sa buhay. Manalangin na po tayo kung ready na po kayo, mga minamahal. Once again, no? Get your Bible and pen. Jot down the wonderful revelations of God. Get your notebook. Watch and listen, thus saith the Lord programs. Ito ang sabi ng Panginoon. Invite others to watch and listen. And pray for its victory. Pray and fast for its victory. Support financially. Like, share, and subscribe the Kingdom of Jesus Fellowship YouTube channel, KOJF Church and the Kingdom of Jesus Fellowship International Facebook fan page. Like, share, and follow. So purihin ang pangalan ng Panginoon at naniniwala akong handang-handa ka na sa oras na ito. At ang puso mo ay nakatuon na sa Panginoon sa oras na ito. Taas po natin ang ating dalawang kamay patungo ng langit. Heavenly Father, in Jesus' name, we are now ready once again, hallelujah, to hear your word. Word that comes from the very heart of God. At tunay nga po, Panginoong Diyos, ang kaligtasan, ang kagalingan, ang himala, ang pagpapala, ang kasaganaan, ang kabutihan mo, ang mabuting hangarin ng aming puso, dakilang Ama, ay muli na naman naming mararanasan. Thank you, Lord, for you will grant all the good dreams of our hearts. Thank you, Lord, for you will save us. Heal us, perform miracles in Jesus' name. And truly, O Lord, your anointing will come upon us. Mightily, Lord, tunay nga po, Ama, ibubuhos niyo ang inyong kapangyarihan sa amin ng napakalakas, Panginoon. And our lives will never, never, ever be the same again. Father, cleanse our hearts and make us worthy in your sight. Gawin niyo po kaming karapat-dapat na tumanggap ng mga mabubuting bagay mula sa iyo sa oras na ito. Inyo pong linisin ang aming mga puso. At tunay nga po, Ama, in advance, ngayon pa lamang, we are bringing back to you all the glory in Jesus' mighty name. Amen and amen. Hallelujah. So purihin ang pangalan ng Panginoong Diyos sa buhay, Emmanuel. God is with us. Emmanuel, God is with us. Emmanuel or Emmanuel, God is with us. Yan. Emmanuel. Big letter I. Yan. Sa iba naman ay Emmanuel. Big letter E. Pero sa ibang mga translation ay I, big letter I. Yung iba nga ay big letter E. So puntahan natin ang banal na kasulatan. Ayan, maikli lang to, mga minamahal, ha. Buksan natin ang ating mga banal na kasulatan sa aklat po ng Matthew. In the book of Matthew, chapter 1, verse 18 to 23. Matthew 1:18 to 23. Ayan, tingnan po natin, mga minamahal. Matthew 1:18 to 23. This is how the birth of Jesus, the Messiah, came about. His mother Mary was pledged to be married to Joseph, but before they came together, she was found to be pregnant through the Holy Spirit. Because Joseph, her husband, was faithful to the law, and yet did not want to expose her to public disgrace. He had in mind to divorce her quietly, but after he had considered this, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, "Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary home as your wife, because what is conceived in her is from the Holy Spirit. She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins." All this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet, "The virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel," which means God
with us. God with us or God is with us. Noon daw pong nakatakda ng magpakasal si Maria kay Jose. Natagpuan ni Jose ang kanyang asawang si Maria na hindi pa niya sinisipingan o mapapangasawang si Maria na hindi pa niya sinisipingan, nakita niya buntis na. At dahil siya'y matinong tao at ayaw niyang mapahiyari naman si Maria, siya po ay palihim, natatakas, lalayo, iiwanan niya si Maria. Ngunit sa kanyang panaginip ay kinausap siya ng anghel. At ang sabi sa kanya ay, huwag kang matakot na tanggapin bilang asawa mo si Maria sapagkat ang kanyang pinagbubuntis ay mula sa banal na Espiritu. Yan. At siya ay manganganak ng isang lalaki na papangalanang Jesus sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan. Upang kung magkakagayon ay matupad ang sinabi ng propeta. Ito po yung si propeta Isaiah. Propeta Isaiah. Isaiah 7.14. Write it down. Isaiah 7.14. Propeta Isaiah. Na ang isang birhen ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at tatawagin Emmanuel, na ang ibig sabihin ang Diyos ay sumasa atin. Emmanuel, God with us. So yan din ang pamagat, Emmanuel, God is with us, or Emmanuel, God with us. At makikita po natin dito, minamahal sa maikling mensaheng ito, na itong si Jesus, nung dumating sa mundong ibabaw na ito, ay siya ang tagapagligtas. Write it down. Jesus is the Savior. There's no other Savior between God and man. 1 Timothy 2:5, Unang Timoteo 2:5, walang ibang tagapagligtas, walang ibang tagapamagitan, walang ibang daan patungo ng langit. John 14:6. And Acts 4:12. 1 Timoty 2:5, John 14:6, Acts 4:12. Walang ibang tagapagligtas kung hindi si Jesus. Kaya ginigiliw na nandito, nakikinig at nanonood. Kung meron kang tagapagligtas malibang kay Jesus, yung sarili mong pagpapagalang, iniisip mong kaligtasan mo, yung pag-anib mo sa relihiyon, pagiging miyembro mo ng relihiyon, bininyagan, binautismohan ang kaligtasan mo, yung pagiging mabait mo at pagtulong mo sa nangangailangan, yung pagiging bukas palad mo, ang inaakala mong kaligtasan mo, mali. Our own righteousness, our own good works, baptism, confirmation, joining a religion, being a religious person, following the doctrine of man, this is not the way to heaven. Jesus is the only way to heaven. We have to accept that Jesus Christ is God manifested in the flesh. We are all sinners. Aminin natin, mga kapatid, na lahat tayo ay nagkasala, nagkulang, nagkamali. Romans 3:10 and 23. Aminin natin lahat na tayong lahat ay nagkasala, nagkulang, nagkamali. Romans 3:10 and 23. For all have sinned and fall short in the glory of God. No one is righteous. No one does good. But despite that we are all sinners and bound to hell, God became man and died on the cross of the Calvary in order for us to be saved. Nagkatawang tao ang Diyos at namatay sa krus ng Kalbaryo para tayong maligtas bagamat tayong mga makasalanan. Anong sabi ng Romans 6:23? For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through the Lord Jesus Christ. Ang liwanag nun. Kaya nakakalungkot, no, yung mga nagsasabi, bininyagan ako, binautismohan ako, kinumpilan ako, mabuti naman akong tao, matulungin naman ako, bukas naman ang palad ko, nagdo-donate naman ako, no? Ako naman ay aktibo sa aming relihiyon, pinuno pa nga ako ng aking relihiyon,
Gusto kong sabihin sa inyong lahat, all these things will never save us. No? Being a religious person, being baptized, confirmed, joining a religion, a leader of a religion, being active in a religion, following the doctrine and teaching of religion, all these things cannot save us. Accepting the Lord Jesus Christ as our Lord God and Savior, accepting Jesus as our Lord God and Savior, and that is the salvation. Maliwanag po ba yun, mga minamahal? Anong sabi rito? His name will be Jesus because He will save His people from their sins. Ayun, nakikinig pa po pa tayo. Pilipino, Pilipinas, religyoso, religyosa, may reliyon o wala, ateista o komunista, gusto kong sabihin sa inyo, para pumasok ng langit, kung gusto mong pumasok ng langit, ha? Eh isa lang ang gagawin mo, tanggapin mo si Christ bilang Lord God Savior ng iyong buhay. If you want to go to heaven after your life here on earth, accept Jesus Christ as your Lord God and Savior. Because Jesus Christ is the only Savior. Ang liwanag po. She will give birth to a son and you are to give him the name Jesus because he will save his people from their sins. Alam mo, bawat relihiyon may mga pinuno yan eh. No? At may mga sinulat pa ron ng mga aklat yan eh. No? Different religions, different gods. Religions and some religions have their own books or writings aside from the Bible. But I just want to tell you, Filipino people and all the peoples of the earth, there is only one word of God and that is the Bible. And there is only one Savior and that is the Lord Jesus Christ. Maliwanag po ba yun, mga minamahal? Thank you, Lord. Hallelujah. Jesus Christ is God. God is with us. So when Jesus came, God is with us. Ayun. Kapag tinanggap mo si Christ bilang Lord God Savior ng buhay mo, sumama sa iyo ang Diyos. No? God is with you. If Jesus is God, Lord and Savior of your life, then Jesus now is in you through the Holy Spirit. Ang banal na Espiritu na ay nasa iyo at ang banal na Espiritu at si Jesus ay iisa. Father, Son, and Holy Spirit are one. Holy Trinity. Naunawaan po ba natin, mga minamahal? Naintindihan po ba natin yun? So, purihin ang pangalan ng Panginoong Diyos. So, glory to God. So, gusto kong linawin sa oras na ito na si Jesus is not the sons of Mary and Joseph. Because the Bible declares, the virgin will conceive and give birth to a son and they will call him Emmanuel. Mary was conceived, you know. Eh, hindi naman nagkaroon ng pagsisiping o pagtatalik eh. Birhin nga si Maria eh. So bigla siyang nabuntis and this is a miracle. Ano po? At gusto kong sabihin sa inyo ha, sa pagkakatawang tao ni Jesus, ang bida rito si Jesus, hindi si Joseph, at saka hindi si Maria, ha? Ito kasi ang problema ng marami. Ang bida rito, si Jesus. Eh, ang ginagawa ng marami, ginagawang bida si Joseph, at ginagawang bida si Mary. Hindi po. You know, it's not Mary, it's not Joseph, the Savior. You know, this is about Jesus, not about Mary, not about Joseph. Alam mo ba, nung ako'y nagpunta ng Israel at babalik muli ng Israel ng maraming beses, kasama ko yung pamilya ko, purihin ang pangalan ng Panginoon sa buhay, magsasama-sama kami, babalik at paulit-ulit ng Israel. Thank you, Lord. Noong una, hindi sila nakasama, pero susunod sasama ng lahat. When we were in Israel, you know, we visited the place of Mary. And we visited also the carpentry shop of Joseph. Binisita namin yung lugar na kung saan si Maria nandun, no? Where Mary was fetching water, kung saan nag-iigib si Maria at yung carpentry shop ni Jose.
Nakita rin namin, pinuntahan din po namin yun, mga minamahal. So ipinapakita rito na sila yung mga tao lamang. Maliwanag po ba? At hindi sila mga Diyos. Hindi sila dapat hingan ng tulong at hindi sila dapat panalanginan. Sila ay mga nagamit ng Panginoon bilang mga instrumento, pero hindi talaga sila mismo, kundi ang Diyos, ang Panginoong Hesukristo ang pinakamahalaga rito. Amin po ba? No? Ba, yan. Before Jesus Christ was born here on earth, no? Mary and Joseph was still existing or alive. Buhay na sila ng mga oras na iyon bago pa nagkatawang tao ang Panginoong Hesukristo. Naunawaan po ba natin? Pero hindi sila Diyos. Naunawaan po natin, hindi sila Diyos. Yun po ang dapat nating maintindihan, dapat nating maunawaan. Hindi po sila Diyos. At ang Diyos po ay wala pong iba kundi si Hesukristo, ang Diyos na nagkatawang tao. So ito po ang pinakadiin dito. Kapag tinanggap mo si Christ bilang Lord God Savior ng buhay mo, sasama sa iyo ang Diyos. Ayun. At yun ang gusto kong ibigay ng mensahe sa oras na ito, idiin sa oras na ito. Once you accepted the Lord Jesus Christ as your God and Savior, then God is with you. God is with you. Yun. Hindi mo lahat ay kasama ang Diyos. Kasama lamang ang Diyos ng mga taong tinanggap si Christ bilang Lord God Savior ng kanilang mga buhay. Tumira ang Diyos, ang Holy Spirit sa kanilang mga puso. Yan, 1 Corinthians 3:16 and 17. 1 Corinthians 3:16 and 17. Tumira si Jesus sa kanilang mga puso sa pamamagitan ng banal na Espiritu. So number one na gusto kong i-establish sa oras na ito, Jesus Christ is God manifested in the flesh. And if you accepted Jesus Christ as your Lord, God, and Savior, then God is with you. Ang Diyos ay sumasa iyo. Naunawaan po ba natin, mga minamahal? Sino ang sumasa iyo? Sino ang sumama sa iyo? Ang Diyos. God is with you. Naunawaan po ba natin, mga minamahal? God is with you. Yun yun. So, tingnan po natin maigi ito, mga minamahal. Yan. Ang sabi rito, Emmanuel. Pakisabi nga po, Emmanuel. Hindi po Santo Niño. Hindi Santo Niño. Hindi. Kaya marami po yung baby Jesus, ang tawag nila ay Santo Niño. Hindi po, the baby Jesus, the young Jesus, the child Jesus was not called Santo Niño but Emmanuel. Kaya mahalaga na nagbabasa tayo ng Biblia, mahalaga na tayo po ay nakikinig sa tamang aral, tamang mga ngaral at nasa tamang iglesia tayo. You know, it's nice, it's good to read the Bible. To find the truth. It's nice, it's good to listen to the true preachers and to join the true ministry in order for us to know the truth and to walk and live with the truth. Napakahalaga po nun, mga minamahal. Naunawaan po ba natin? Glory to God. Gusto ko pong ipaalam sa inyong lahat na malamang, probably, Joseph died before the ministry of Jesus Christ, the public ministry of Jesus Christ. Bago lumabas si Jesus Christ publicly, bago nagministeryo si Jesus Christ publicly, malamang patay na si Joseph o si Jose. Kasi tao nga eh. Naunawaan po ba natin? Yun. At si Maria ay namatay naman
Pagkatapos na si Jesus ay mag-resurrect from the grave. Mary died after Jesus Christ resurrected from the grave. Naunawaan po ba natin? Yun po yun. So, ibig sabihin, mga minamahal, si Joseph ay nabanggit siya, huling nabanggit sa Biblia, when Jesus Christ was 12 years old. Nung 12 anyos si Jesucristo, the name of Joseph mentioned. But after that, the name of Joseph was never mentioned again. Hindi na una ulit yun. Naunawaan po ba natin? Yun yun. Kaya kung mapapansin mo, iniwan ni Jesus si Mary kay John the Beloved, the Apostle John. Hindi sa mga anak, kasi yung mga anak ay mga persecutor, mga unbelievers pa that time. And probably Joseph was dead already at that time. Maaaring ang si Jose ay patay na nung oras na yon, kasi bakit hindi itinalaga ni Jesus si Maria kay Jose? At hindi naman itinalaga sa mga anak ni Maria, sapagkat mga unbelievers pa sila nung oras na yon, at itinalaga, iniwan ni Jesus si John, kay John the Beloved, si Mary. Kaya ipinapakita rito yung mga devotee, Mary devotee riyan, I just want to let you know that Mary and Joseph has a children. May mga anak sila. Alam mo, magugunaw na ang mundo, magra-rapture of the church na lang. Hanggang ngayon, maraming tao hindi pa alam ang katotohanan ito, at yung iba naman ay alam ang katotohanan, pero ang problema, dinideny pa rin ang katotohanan. Yun. It's sad to say, because many knows not this truth, and many knows the truth, and yet, no, they don't want to accept the truth. They are ignoring the truth. Ayun yun. Naunawaan po ba natin? Kaya nakakatuwa na malaman ng lahat ng tunay na Kristiyano, no? Lahat ng tunay na Kristiyano, nakakatuwa na si Jesus na ating tinanggap ay Diyos. Nakakatuwa na si Jesus na ating tinanggap na tagapagligtas ay kasama natin. At kasama natin sa habang panahon. Nangako siya na hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man. Never I leave you, never I forsake you. Jesus Christ, when we accepted Him as our Savior, glory to God. Is not just a Savior, He is God Himself. Bakit ko po ito sinasabi? Bakit ko po ito sinasabi? Kasi meron pong relihiyon. Meron pong relihiyon, tagapagligtas nila si Kristo. Kaya lang si Kristo sa kanila, tao. So, liliwanagin ko ito. Lingkod ng Diyos, meron bang tinatanggap si Kristo na kanilang tagapagligtas? Meron po, may relihiyong ganyan. Ang problema, ang tingin nila kay Kristo, tao, o kaya maliit na Diyos. Iba yung Ama kay Jesus. Iba si Jehovah kay Jesus. Para sa kanila, si Jehovah malaki, si Jesus maliit. O para sa kanila, yung Ama ang Diyos, si Jesus ay tao. Yun ang nililiwanag ko rito. Naunawaan po ba natin, mga minamahal? I just want to clarify to all that are here, to all that are listening and watching out there. You know, Jesus Christ is the Jehovah God manifested in the flesh. Jesus Christ and the Father are one, John 10:30. Yeah. There are religions that they believe that Jesus Christ is the Savior, and yet, declaring that Jesus Christ is just a small God, is smaller than Jehovah, or Jesus Christ is just a man, and the Father is not Jesus.
Iyon po ang mali. Iyon po ang gusto kong i-establish sa oras na ito. Naunawaan po ba natin, mga minamahal? So, glory to God. Iyon po ang gusto kong i-establish dito. Kaya sa oras na ito, ikaw ba ay dumaraan ng problema, pagsubok, laban ng buhay? Dumadaan ba tayo ng pandemyang ito? Dumadaan ba tayo? Dumadaan ba tayo ng krisis na ito? Marami bang pinagdadaanan tayo ngayon na hindi natin alam kung bakit pinagdadaanan natin? At kung si Kristo na ang iyong Diyos, Panginoon at tagapagligtas, gusto kong sabihin sa iyo, nariyan siya sa iyo at hindi kanya iniiwanan o pinababayaan man. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Hallelujah! So glory to God. Truly, we are experiencing crisis, pandemic crisis. We are experiencing a different kind of attack of the enemy, different kind of sicknesses and diseases. Sometimes problems and trials of life come to us unexpectedly. Hindi inaasahan, unexpectedly. Problems and trials of life come to us unexpectedly. But if Jesus Christ is your Lord God and Savior, glory to God, God is with you and is giving you victory. Maliwanag po ba yun, mga minamahal? Victory! Kaya cannot be shaken tayo, Kingdom of Jesus tayo, ang ating mga services is victorious services. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Hallelujah! Glory to God! Hallelujah! Hallelujah! Woo! Glory to God! Woo! Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Kaya, kaibigan, kapatid, minamahal, mga magulang, talagang dumarating ang problema, pagsubok, laban ng buhay, pandemya, krisis, pagputok ng bulkan, baha, lindol, landslides. You know, all these things are coming. Tornado are coming, earthquake, storm, typhoon, volcano eruption, pandemic crisis, trials and testings of life are coming to us. But we come out victoriously because God with us. So purihin ang pangalan ng Panginoong Diyos. Alam niyo, habang pinapangaral ko ito ngayon, ngayon ay September 22. It so happened that today, September 22, is the birthday of Jan Emmanuel, my eldest son. Yeah. Birthday po ngayon ni Jan Emmanuel habang pinapangaral ko ito, September 22. Ito mismo, September 22. Glory to God. At ang ibinigay po ng Diyos sa kanya ay Emmanuel. Na ang ibig sabihin, ang Diyos ay sumasa kanya. At dalawa yung pangalan niya, Jan Emmanuel. Yung salitang Jan ay hinango sa Jan 1:63 and 66. Luke 1:63 and 66, it means the hand of the Lord is upon him. Yeah, the hand of the Lord is upon him. Naunawaan po ba natin sa Jan 1:63 and 66? Yan. Actually, for your information, lahat po ng anak ko ay puro dyan ang simula. Jan Emmanuel, Jan Joshua, and Jan Joseph. Jan means, glory to God, the hand of the Lord is upon him. Yun. No? Ang kamay ng Diyos ay sumasa kanya. Luke 1:63 and 66. And Matthew 1:23, Emmanuel, it means God is with us or God is with him. Naunawaan po ba natin yun? So glory to God. Alam po ninyo, noong isinilang si Jan Emmanuel o bago pa siya isinilang, marami kaming gustong ipangalan sa kanya. Pero hindi yun niloob ng Panginoon sapagkat ang nais ng Diyos, may tao pa ho ba rito, ay yung kalooban ng Diyos ang masunod kay Jan Emmanuel o sa ating lahat. You know, before Jan Emmanuel, my eldest son,
was born. You know, we have so many names. We are choosing from many names for John Emmanuel. But you know, the Lord's will prevail. At ang nais nga ng Panginoon is John Emmanuel. The name given by God, John Emmanuel. Kaya gusto kong sabihin sa iyo sa oras na ito, pakinggan mo ito, makinig po tayong lahat dito, hindi dapat ang kalooban natin ang nasusunod sa ating mga buhay, kundi ang kalooban ng Panginoon. Lista mo yan. No? It's not our will, but the Lord's will must prevail. Naunawaan po ba natin? Matthew 6:10, let your kingdom come and let your will be done here on earth as it is in heaven. No? Maghari ka, sabi ng banal na kasulatan, at masunod ang kalooban mo dito sa lupa para nang sa langit. Naunawaan po ba natin, mga minamahal? So yun ang nais ng Diyos, na maghari siya sa ating mga buhay, ang kalooban niya ang masunod sa ating mga buhay. Ganun yun. Kaya meron akong magandang paalala sa iyo bago ako magwakas, no? Maikli lang naman yung mensaheng ito. Kapag magbibigay ka ng pangalan sa iyong mga anak, eh sangguniin mo ang Diyos. No? Before, no? You give name or names to your child or your children, why don't you seek the will of the Lord? Seek first the will of the Lord. And let the Lord's will prevail. Yun yun. Let the Lord's will prevail. Hayaan mo na ang kalooban ng Diyos ang siyang masunod. Hindi natin dapat pinipilit yung hindi naman kalooban ng Diyos, hindi gusto, hindi nais ng Panginoon. Naunawaan po ba natin? Glory to God. Kaya, sa ngayong araw na ito mismo, September 22, habang pinapangaral ko ito, birthday ng eldest son ko, na si John Emmanuel. John Emmanuel Rasgo Carillo. At yung pangalan niya ay galing sa Panginoon. Yan. Galing sa Diyos yun. Ang Diyos mismo ang nagbigay. Maaring matanong mo, man of God, how did you know? How did you confirm that your eldest son's name would be John Emmanuel? You know, listen very carefully. If you are a true child of God, you know, you must be familiar with the voice of our God. You must know if it is the Lord speaking to you through your spirit, through dreams, through visions, through prophecies. And while you are reading your Bible, ang daming kaparaanan para malaman mo kung ano yung kalooban ng Lord. Kasi ang Diyos kasi nagsasalita. Nagsasalita siya sa pamamagitan ng ating espiritu, nagsasalita siya sa pamamagitan ng Biblia, nagsasalita siya sa pamamagitan ng panaginip, pangitain, mga prophecy. So many, many ways to hear God's voice. Ito yung problema natin eh. Hindi kasi tayo nakikipag-usap sa Diyos. Hindi natin inaalam ang kalooban ng Panginoon. So brethren, Filipino people, and the peoples of the earth, the Lord is speaking to us. So we must seek the face of God. We must hear the voice of God. We must know the will of the Lord in order for us to go to heaven, in order for us to be victorious in every areas of our lives. Kinakailangan natin alamin ang kalooban ng Diyos, marinig ang tinig ng Lord, at sumunod upang sa ganoon maging matagumpay po tayo. Naunawaan po ba natin, mga minamahal? So, brethren, Emmanuel, God is with us, or God with us. That is the title. No? And His name is Jesus, the Savior of the world. And when he was child, still a child, he was called Emmanuel, not Santo Niño. Hindi Santo Niño, Emmanuel. Tagapagligtas ng buong mundo. Ang pangalan niya ay Jesus.
At ang sabi ng Biblia, siya ay Diyos na nagkatawang tao. Nung dumating si Jesus, ay ang dumating ay Diyos. Kaya sa oras na ito, listen very carefully, people are dying without Jesus in their hearts. People are dying without Jesus in their lives. People are dying. Jesus Christ is not yet the Lord God and Savior of their lives. Napakaraming tao'y namamatay. Wala pang Jesus sa kanilang puso. Maraming tao'y namamatay. No? Hindi pa nila tinatanggap si Christ bilang Lord God Savior ng kanilang mga buhay. Napakaraming namamatay. No? Hindi papasok ng langit. Alam mo sa ngayon, sa ayaw mo sa gusto, heart attack, high blood, diabetes, cancer, AIDS, so many sicknesses and diseases are hitting lots of people, many people, and they are dying. They died and are dying because of different kind of sicknesses and diseases, including accidents, including the works of criminals, yung mga the murderers, yung mga mamamatay tao, yung mga kriminal, yung mga aksidente, iba't ibang sakit at karamdaman dumarating sa tao na namamatay. Idagdag po mo pa ngayon, no? Maraming tao namamatay sa COVID. Sabi nila ang COVID daw ay hindi totoo. You know, I was shocked, I was surprised when I heard that so many died because of this coronavirus. Even pastors and pastoras died because of coronavirus, are suffering from coronavirus. Aminin natin, no, ang katotohanan ito. Ang daming mga Pilipino, ang daming tao sa buong mundo, pati mga pastor at mga pastora ay nagdaranas ngayon ng coronavirus na ito. Yung iba ay nangamatay na, no? Naunawaan po ba natin, mga minamahal? Glory to God. At alam niyo po ba na napag-alaman ko yung isang kaibigan nating pastor, eh hindi ko to nalaman noon, eh ngayon ko lang nalaman. Nito pa lang mga last week ng August, dinali siya ng COVID. Naunawaan po ba natin, no? Dinialysis pa siya. Sabi niya COVID is real, no? His lung was affected by COVID. He underwent dialysis to remove the blood that was poisoned because of this COVID-19. And he was thankful to God because he survived. And God gave him a second life, a second chance. Naunawaan po ba natin? E papaano kung itong kaibigan nating pastor na ito na tinamaan ng COVID at hindi si Christ ang Lord God Savior ng kanyang buhay at namatay, impyerno punta nito? Mabuti na lang tinanggap nito si Christ bilang Lord God Savior ng kanyang buhay at nagpapastor itong kaibigan nating pastor na ito. Naunawaan po ba natin? Taga-Bicol po siya. So po, ano pong ibig nating tukuyin dito, mga minamahal? No? Napakahalaga na kasama mo ang Diyos. Na pag namatay ka, pasok ka ng langit. Napakahalaga na kasama mo ang Diyos. Na sa gitna ng problema, pagsubok, laban ng buhay, pinagtatagumpay ka ng Panginoon. Yun ang gusto kong idiin sa oras na ito, eh. Ulitin ko uli before I close. Napakahalaga na kasama mo ang Diyos.
na si Kristo ang Diyos Panginoon mo, tagapagligtas. Kasi pag namatay ka, papasok ka ng langit. At napakahalaga na kasama mo ang Diyos. Dahil pag dumating ang mga problema, pagsubok, laban ng buhay, ikaw ay magtatagumpay. It's nice that Jesus Christ is your Lord, God, and Savior. Why? That God is with you. Because if you will die, you will go to heaven. It's nice, it's good that Jesus Christ is your Lord, God, and Savior. Because when trials and problems come, sicknesses and diseases come, you will come out victoriously. Naunawaan po ba natin? Alam mo, marami tayong mga magagandang pangarap sa buhay na ito. Makinig po tayo maigi at ako'y magwawakas na. Napakarami tayong mga magagandang pangarap na hinahangad sa buhay na ito. Hindi mangyayari at hindi matutupad yan pag hindi mo kasama ang Diyos. Hindi ka magiging matibay at matatag sa mga problema at pagsubok laban ng buhay na hindi mo kasama ang Diyos. You know, you will not overcome temptation, trials, and problems of life if Jesus Christ is not your Lord, God, and Savior. If God is not with you. You will not go to heaven if Jesus Christ is not with you. If God is not with you. Naunawaan po ba natin? Yan po ang gusto kong idiin sa oras na ito. No? Emmanuel, God is with us. Na ang gusto ko at ang gusto ng Panginoon, ikaw at ako, ang ating pamilya, lahat ng tao ay makasama ang Panginoon. Makinig ka pong maigi at dito na po ako magwawakas. Alam mo ba ang napakarami mong classmate, batchmate, schoolmate, office mate? Napakarami mong kaibigan, kababayan, ang dami mong friend. Maging sa Instagram, sa Twitter, sa FB, sa social media. Marami kang friends sa mga internet gaming mo. You have so many friends, no? You have schoolmates, batchmates, co-alumni. You have many relatives. And yet, they are not yet saved. Jesus Christ is not yet the Lord God and Savior of their lives. Yes, they have religion. Yes, they were confirmed, baptized. They were very zealous as leader of religion, as leaders of religion, as members of the religion, and yet they will go to hell. You know why? Because Jesus Christ is not yet the Lord God and Savior of their lives. Impyerno po ang kanilang pupuntahan. Sapagkat hindi pa sa Jesus ang Diyos Panginoon, tagapagligtas ng kanilang buhay, napakarami nilang ganyan. Alam mo, bago po akong magwakas, nakakaawa ang maraming tao. Ang yabang-yabang nagmamalaki, nagmamataas. Dahil sila bininyagan, kinumpilan, binautismuhan, leader ng relihiyon. Dahil sila may relihiyon. Akala nila, sapat na yun para pumasok ng langit. Hindi po. Malibang makasama mo sa Jesus, matanggap mo sa Jesus bilang Lord and Savior ng buhay mo, at sumunod ka sa Kanya, hindi ka papasok ng langit. You will not go to heaven if God is not with you. If you are not living for God, living and following the example of Christ, and living not for God, you will go to hell. Kaya nawa sa maikling mensaheng ito, number one, magising ang mga hindi pa mananampalataya. Impyerno ang punta mo kasi hindi mo pa kasama ang Diyos. Number two, magising ang mga mananampalataya na dahil kasama mo ang Diyos at tinanggap mo si Christ bilang Lord and Savior ng buhay mo, pasok ka ng langit. Ano mang problema, pagsubok, laban ng buhay na iyong dinadaanan, ang lahat ng iyan ay iyong mapagtatagumpayan. Naunawaan po ba natin? I just want to emphasize to all Christians here in the Philippines and in the nations of the world, true Christians, if Jesus Christ is the Lord God and Savior of your life, you will go to heaven. And secondly, truly trials and testings and problems of life will come, but you will be victorious.
And in order for you to fulfill all your dreams, you have to believe that God is with you. Makinig po ang lahat. Makakamit mo ang magaganda mong pangarap na kalooban ng Panginoon, hindi dahil sa iyong kakayanan, kung hindi dahil kasama mo lang ang Panginoon. Kasama mo lang ang Panginoon. Gawin mo itong sayings, ipost mo ito. Ang tagumpay, ang pagpasok ng langit, ang kagaling at himala, at ang katuparan ng mga prophecy at mga magagandang pangarap ng Diyos ay nagaganap lamang dahil kasama natin ang Diyos. Yun ang DNA. All prophecies will be fulfilled. We will be victorious, blessed, promoted, go to heaven. We will overcome sicknesses and diseases. We will overcome Satan and attacks. All attacks of Satan and all demons in hell. All demons in hell. All these things, we will defeat it. We will defeat them all. Why? Because God is with us. God is with us. Kaya napakahalagang maintindihan, maunawahan na ang ibig sabihin ng Emmanuel ay kasama mo ang Diyos. Let the will of the Lord be done upon your life. Nahayaan mo na ang kalooban ng Diyos ang maganap sa iyong buhay. Hindi ang kalooban mo. Ang kalooban ng Lord ang masunod sa iyong buhay. Hindi ang kalooban ng sino paman. Not the devil's will, not anybody's will, not your will be done in your life, but God's will must be done in your life. So purihin ang pangalan ng Panginoon. And lastly, if Jesus Christ is not yet your Lord, God, and Savior, God is not yet with you, so you will not go to heaven and you will not be victorious. At lahat po ng mga mananampalataya, magligtas ka ng magligtas ng magligtas. Lahat ng group, lahat ng classmate mo, batchmate mo, office mate mo, lahat ng relative mo, lahat ng clan mo, lahat ng co-alumni mo, iligtas mo sila. Itong mga sayings natin, itong mga preaching natin, isend mo sa kanila. Kailangan nila ito bago maging muli ang lahat sa buhay nila. Kailangan mo silang iligtas now, ngayon na. Sapagat maaaring bukas ay huli na ang lahat. Sa totoo lang, ako'y na-shock eh. Hindi ko alam na yung kaibigang pastor na ito, no, ay na-COVID pala noong August. Mga last week ng August, no? At nalaman ko na lang, naka-survive siya. So hindi siya naka-contact kasi grabe yung dinanas niya eh. Talagang naka-ICU siya eh. Talagang dinialysis siya eh. Nagkaroon siya ng pneumonia, naapektuhan yung baga niya. Dumumi yung dugo niya na kinakailangan siyang i-dialysis. At nung pinos nga yung video niya, pinapump siya eh. Ibig sabihin talaga he was dying at that time. Because of this COVID-19, his blood was poisoned. He was in ICU. He cannot contact me or even others because at that time, he was dying because of this COVID-19. And thank God, God gave him another chance, another life. And he said, COVID is real, but those who put their trust in the Lord, those who make, it means those who make Jesus as their Lord, God, and Savior, yung bang kasama nila ang Diyos, God is with them, ay hindi pababayaan ng Lord. God will never forsake them, and God will never leave them. Sa oras na ito, sino ka man, anuman ang pinagdadaanan mong problema, pagsubok, laban ng buhay, sakit, karamdaman, magtatagumpay ka riyan, kasama mo ang Diyos. Whoever you are, wherever you are, right now,
Are you suffering from coronavirus? Alam nyo, na nakaraan, dalawang pastor uli ang tinawagan ko at pinag-pray ko eh. Hindi ko nasasabihin kung anong mga karamdaman nila. Sila na lang ang magpatotoo sa susunod. Two pastors again, I called them and I prayed for them. I will not mention their names and the sicknesses and diseases that attack them. They testified the healing they received from the Lord. They have to testify. Sila ang mag-testify. Glory to God. So are you, what kind of trials are you suffering right now? Ano ang mga problema at pagsubok laban ng buhay na pinagdadaanan mo ngayon? So purihin ang pangalan ng Diyos. Ang Diyos ay tutugon sa oras na ito. Ikaw man ay bulag, ikaw man ay bingi, ikaw man ay pipi o hindi nakaalakan. Cancer, the deaf, the blind will see, the deaf will hear, the mute will speak, the lame will walk. Those who are being annoyed by the devil, those who are being influenced, possessed by the devil, attacked by the devil, all of you will be delivered. Ang Diyos ay gagawa ng dakilang himala sa oras na ito. Shall we lift our both hands in thanks to God? Taas po natin ang ating dalawang kamay patungo ng langit. Yes, Lord. Oh, walang mahirap sa Diyos. Yes, Lord. Walang mahirap sa Diyos. Siya ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa Diyos. Hallelujah, singit! O walang mahirap sa Diyos. Hallelujah! Walang mahirap sa Diyos. Siya ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa Diyos. Nothing is impossible with God. Nothing is too hard for God. Nothing is too difficult for God. What is impossible with men are all possible with God. Oh, walang mahirap sa Diyos. Walang mahirap sa Diyos. Siya ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap. Walang mahirap. O walang mahirap. Walang mahirap sa Diyos. Siya ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap, walang mahirap, walang mahirap sa Diyos. Kapatid, kaibigan, minamahal, mga magulang, ginigiliw na narito, nakikinig at nanonood, receive your healing now. Receive your miracle now in Jesus' name. We rebuke COVID-19. We rebuke cancer. We rebuke pneumonia, lung problems, AIDS, HIV, ulcer, diabetes, all kinds of sicknesses and diseases. Be healed in Jesus' name. Be delivered in Jesus' name. Be rescued in Jesus' name. Ikaw ay maligtas, malaya, lumaya, gumaling, managana, magtagumpay, sumaya, sumigla, maalis ang kalungkutan, guminhawa, masagot ng Diyos ang lahat ng iyong panalangin sa oras na ito. Ikaw na narito, ikaw na nakikinig, ikaw na nanonood. Tanggapin mo sa oras na ito. Ang sabi ko'y tanggapin mo sa oras na ito. Take your healing now. Take your miracle now. Take your release, your breakthrough, your jubilee, your deliverance now in Jesus' name. Sino man ang inilapit mo sa Diyos, sino man ang idinadalangin mo, sino man ang ini-intercede mo, tanggapin mo, tanggapin ninyo ang kabutihan ng Panginoon. Oh, you are praying this for this person and for that person. You are interceding for this person and for that person. You are praying for your study.
for your job, for your business, and for our ministry, for this nation, the Philippines, and the nations of the world. So take it and receive it in Jesus' name, the Son of the Living God. And say, thank you, Lord. Thank you, Lord. Lord, cleanse our hearts. Come into our hearts. Be the Lord God and Savior of our lives. Let your will be done in our lives, Lord. Linisin niyo ang aming mga puso. Pumasok ka, Jesus. Bukas ang aming puso. Ikaw ang aming Diyos, Panginoon na tagapagligtas. Italaan niyo po ang aming mga pangalan sa alat ng buhay sa kalangitan. Record our name, write our names in the book of life. At ikaw na po ang kompletong kumontrol ng aming mga buhay. Ililigtas namin ang aming kaiskwela. We will save our classmates before it's too late for them. We will save our office mates, batchmates, co-alumni. We will save all the Filipino people and all the nations of the world. Panginoon, dagdagan niyo pa ang aming kasaganaan. Dagdagan niyo pa ang aming kayamanan. Dagdagan niyo pa yung aming salapi. Dagdagan niyo pa at maging loyal pa ang aming mga kasama. Dagdagan niyo pa at maging loyal pa ang aming mga kasama. Maging priority ka ng aming mga buhay. Dagdagan niyo pa ang aming lakas. Dagdagan niyo pa kami, Panginoon. Increase us, Lord. Increase our companions that are all loyal to you. You are the first priority of our lives. Increase our money. Increase our wealth. Increase our riches. Increase our strength. Increase us, Lord. Multiply us, Lord, in Jesus' name. And use us, God, to win this, the Philippine Island and the nations of the world for you, O Jesus. Making this nation and the nations of the world a kingdom of Jesus' nations where Jesus Christ is the Lord God and Savior of our lives. Salamat po, Ama ng marami, sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Bago tayo magwakas, makinig, manood ng programang ito, ang sabi ng Panginoon sa Radyo Television, suportahan, ipanalangin, ipagkayuno, i-like, i-share, i-subscribe kay OJF Church YouTube channel, at i-like, share, and follow Kingdom of Jesus Fellowship International Facebook fanpage. Dumalo tayo sa ating mga gawain sa lugar na ito, sa main church, kada Sunday, 10 a.m. and in the afternoon, 2:30. Yan. Huwag tayong mawawala, mga minamahal, 10 a.m. in the morning and 2:30 in the afternoon here in this place in number 6060 Ezekiel Street, Concepcion 1, Marikina City, near Rusty Lopez Shoe and Department Store. Malapit sa Rusty Lopez Shoe and Department Store, number 60 Ezekiel Street, Concepcion 1, Marikina City, Sunday 10 a.m. and afternoon 2:30. Yan. Magsama-sama tayo, mga minamahal. If you have questions, counseling, prayer requests, your tithes and offerings, your first fruits in love, give your financial support, you have to send it here, all it here, faithfully and honestly. Glory to God. So PM, or there are so many ways to send your financial support. Huwag po kayo mahihiya. Send your testimonies. Do not be afraid to send your testimonies. Ipaalam niyo sa amin ang lahat ng magagandang ginawa ng Lord. Tell us the good things that God had done to you. Tell us, let us testify it to the world. No, sabihin mo sa amin, paalam mo sa amin, ipatotoo natin, ipahayag natin sa buong mundo ang kabutihan ng ating Panginoon. At huwag mong malaki man o maliit yan, na ikapumutan doon, first fruits, love, give, pledges, ipadala mong lahat dito yan. Kung may tanong, prayer request, counseling, mag-PM. At marami ka paraanan para isend ang iyong financial support. So purihin ang pangalan ng Panginoon. Sa Sunday, magkita kita tayo, at sa mga darating mga live streaming natin, tuloy-tuloy tayong magkita. Thank you for your love, prayers, and support for me and my family. At ngayon nga po ay birthday ni John Emmanuel. Isama po natin siya ng patuloy sa prayer and fasting. At kung meron kang para sa kanya, ay wag na wag mo hindi ibibigay. No, pray for John Emmanuel because it's his birthday today. If you have something for him, so give it to him and the Lord will bless you. And don't forget continually
to pray and fast for the victory of Carillo family and the KOJF family. So purihin ang pangalan ng Panginoon niyo sa buhay. So, God bless you and God bless you more. Amen!